Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Ganyan yung outfit and partner ng ano, ready to TikTok anytime. Alam mo na as a Gen Z. As a pabagets. Pabagets tayo today as a pabagets for today's video. Oh, kakaldag ka ba? Ha? Magkakaldag ka mamaya. Tapos na. Ikaw yung kumaldag, ikaw yung kinaldag. Parehas. Kung ano mang klaseng pagkaldagan na iisip ninyo, tama po yun. Charet! Good morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na ganitong oras. Gustong bumata? Aba, very good. Oo, pwede naman eh. Pwede naman. Magagawan kaya ng paraan. Lahat naman po nagagawa ng paraan. Basta may pera, mga kabisyo. Sabi nga, hindi ka pangit, mahirap ka lang. Parang lalong masakit yun. Puso, di ba? Hindi, pero totoo, pwede naman talaga maging bata. Diba? May mga ganun, di ba, lagi nating example yun, yung mga teachers. Sa totoo lang, stress naman talaga sila eh. Wala pa akong nakita nga teacher na masayang-masaya siya sa mga masakit sa ulo ng mga estudyante nila, di ba? Oo. Kung tutusin, talagang very stressful yung kanilang ginagawa. Pero bakit ganun? Tuwing nakita natin sila, parang hindi sila tumatanda. Kung papaano yung itsura nila na nagtuturo sila sa atin ng grade 5, grade 6, grade 7, di ba? Nung high school. Yung pa rin, nung nagkaroon ng reunion, di ba? Totoo yun. Ako naalala ko nga eh, nagpicture kami. May picture kami nung teacher ko nung nag-aaral ako nung college. Tapos, nagpa-picture ulit kami the last time na magkita kami. Same itsura. Diba? Same profile. Same everything. Same haircut. Same uniform. Same lahat. Yung damita nila. Parehong-pareho. Grabe ma'am, hindi ka talaga tumatanda. Oo, hindi ko alam. Siguro dapat na talaga nating tanungin ng mga teachers. Diba? Ano pong sikreto Correct, ninyo? Correct. Diba? Skincare reveal naman please. Ano po ang sikreto ng Fountain of Youth, diba? Kasi totoo yun, no? Parang yun lagi yung expression natin, eh. That's the same old statement every time na makikita natin yung teacher. Hindi ka tumatanda! Bakit hindi po kayo tumatanda? Diba? Sila na talaga nakadiscover ng Fountain of Youth. Oo, diba? Alamin natin kung bakit. Anong iniinom, anong tinitira ilang beses sa isang araw, diba? Baka pwedeng gawin ng lahat. Correct, diba? Baka pwedeng i-adapt ng mga ano, ng mga skincare clinic ganyan. Oh. Yeah, pero sa true laluto lang halong Eklabu, lahat tayo nag-e-effort, nag-iisip pa paano nga ba tayo babata, diba? Kasi syempre gusto nating tumagal sa mundong ito. While gusto nating pumunta sa langit, i-enjoy ang ano, eternal life. Syempre wala naman nagmamadali sa atin, diba? Ayun naman, masaya natin pa rin mabuhay sa mundo kahit maraming problema. Correct, totoo 'yan, diba? So, kanya-kanya po ng paraan, diba? Para gawin niya mga pampabata. Of course, yung teknolohiya, napakalaking bagay po niya. Diba? Sabi nga, grabe yung mga skin ng Korean. Ibang level. Bakit ganun? Yung mga walang ka-pores-pores, no? Kung pumunta ka ng Korea or kung pumunta ka sa mga Korean stores, makikita mo partner na mga model yung mga lalaki. Kung sino pa yung mga lalaki, sila pa yung mga, sila pa yung pagkaliit-liit ng buta sa mukha. Kung wala, kung baka nga wala. Wala buta sa mukha, diba? So grabe, may ganyan. No? So merong ano, may skincare steps 1 to 19. 1 to 2,888. Depende sa balat yan. Depende talaga sa balat yan. So, meron teknolohiya, may mga skincare clinic, diba? Para doon sa mga nagtitipid, diba? Iwas-iwas sa stress, tulog-tulog na madami, inom-inom ng tubig, ganyan. Totoo yun. At yun naman din talaga yung mga paraan. Although sa totoo lang, napakahirap namang sabihin na ano no, to let go of stress. Kasi ang stress ay kasama talaga. Nakaka-stress ang kasamahan sa trabaho, nakaka-stress yung mismong trabaho, nakaka-stress ang pagko-commute. Mahirap naman talaga siyang iwasan. Pero, di ba, pwedeng gawa ng paraan. Totoo yun. Kayang ano yan, kayang gawa ng paraan. Tama ka doon sa sinabi mo, partner. No? Sa panahon ngayon, babae at lalaki na talagang gumagawa ng paraan para manatiling bata.
Naalala ko, may nakausap ako lately. Nagtayo siya ng aesthetic clinic. Siyempre, target niya talaga mga babae. So, yung pangalan ng business niya, pambabae talaga. Okay. Nagulat siya, in the process, ang daming lalaki na pumupunta sa clinic totoo niya. Totoo. Sabi yan niya, parang ano, parang, tas yung color ng clinic niya talagang pink. All pink. Diba? Tas pag nung tumatagal yung panahon, lumilipas sa mga araw, mga kaibigan, ang dami mga lalaki pumupunta doon sa clinic niya at nag-avail ng services and products niya. Bumibili talaga ng mga produktong mga pang-Korean din, partner. Correct. Steps 1 to 2008 nga, depende. So totoo yun. Ang sabi ng may-ari, grabe, no, iba na yung panahon ngayon. True. Sabi nila, ang daming gustong manatiling bata, hindi lamang babae, pati mga lalaki. Totoo yan. Diba? At dapat din naman talagang gawan ng paraan yun. Correct. Diba, at investment din yun, ha? Para manatiling tayong ano, fresh. Ayaw natin mukhang panis. Correct. Hindi tayo yung parang, ay, grabe, no, nag-reunion tayo. Naalala nyo sa ganito, pabulok na siya, no? Ayaw ang natin pangit, ng mga ganon. Ang pangit pakinggan. Oo, gusto nakakasakit natin, ng damdamin. Kurit. Gusto natin yung ano, ba't ang fresh mo pa rin? Oo. Grabe ka, mga ganon. Diba? An investment din naman kasi yan, skin care. Taking care of your body is an investment. Yes. Nakakaganda ng pakiramdam. Nakakadagdag ng confidence, mga kaibigan. Totoo. If you feel good about yourself. Sa true. Kapag bago kang ligo, kapag feeling mo malinis ka, diba, pag feeling mo wala kang jabar today. Correct. Diba? Nakakadagdag ng ano, ng self-confidence. Kaya yes, investment din po yan. Kaya kung ikaw ay ganitong oras pinag-iisipan mo, ano ba? Bibilin ko na ba itong ano, yung set na ito na pampakinis daw? Or magsiset na ba ako ng appointment sa isang skincare clinic? Oh, this is a sign. It's also an investment. That's taking care of yourself. Yes. Diba? Yan yung isa sa mga paraan para masabi mo talaga sa sarili mo na, okay, minamahal ko yung sarili ko at inaalagaan ko yung aking sarili. Very good ka naman dyan sa part na yan. Isang paraan diba din yan para ano, para ipakita mo may self-love ka. Mm-mm. Diba? Yung pag-aalaga ng sarili. Tama. Totoo yun. Isang paraan din yun. Tinan mo, paraan ng pananamit. Oo, diba? Yes. Para mabuwasan yung ano, yung mukhang yung ano, mukhang matanda. Oo, yung edad. Kasi yung mukhang ano, parang may mga pormahan kasi talagang Nakakabata. Tapos may mga pormahan din talaga na alam mong ano, it's a certain age. Alam mo, kwarentahin. Yes. Yung ganyang forma. Titong-tito at titang-tita, ganon. Yung ganyang forma, sinusuot yan ng mga kwarentahin, mga sisintahin, di ba? Yung mga ulyanin, ganon. May mga ganyang klase, mga forma-forma. Kanina pa tayo nakakasakit. O hindi masakit, ha? Lagi natin tatandaan, while pabata tayo, while gusto nating to look young and to feel young, growing old is a privilege. And yes, it is always a blessing. Kaya kung ikaw naman din, at this point, naiinis ka, naiayamot ka, kasi malapit na naman ang birthday mo, madadagdagan ka na naman ng edad. Naku, hindi dapat ganyan ang mindset. Ang mindset, ipagpapasalamot mo, nadagdagan ka ng edad. Kasi may mga iba, gusto yun man nila nga, i-enjoy na magkaroon ng mga upo, pero inabot lang nila 21. Totoo yun. Yung mga iba nga, 21 days. Yung mga iba nga, isang minuto lang, 'di ba? So correct, ikaw na magdadagdag ng edad, 'di ba? Be thankful and be grateful. Okay, may inis kung tumanda ka, 'di ba? Kung sabihin kang tito o tita, ibig sabihin na reach mo yung ganyang klase ng edad. Uulitin ng tambalan, marami po ngayong araw na ito ang nagdadasal para ma-extend ang buhay nila. 'Di ba? Yung mga nag-aagaw buhay, yung mga nasa hospital na merong sakit ngayon, puspusan ang panalangin ng kanilang pamilya kahit sila mismo, 'di ba, na Lord, dagdagan niyo pa po yung buhay ko. Samantalang ikaw ngayon, ha, diba, na-reach mo yung edad na 40, na 50, 60, 70, 80, 90, hanggang isang taon yan. Pasalamat ka na abot mo yung edad na yan. Sa true lalo at walang halong eklabu. Let's be thankful and let's be grateful. Yes. Isa nating tambalanisa, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2008. Pinag-uusapan po ninyo yung tungkol sa pagpapaganda, bawal mabulok. Ang hirap naman kung hindi mabulok kapag ka ikaw po ay nanay, may apat na anak, nag-aalaga, hirap na hirap, hindi ka binibigyan ng asawa mo ng kahit anong pampaganda. Wala lang, gusto ko lang po mag-rant. Shoutout ko na ba at i-name reveal ko na po ba yung asawa kong walang pakialam? Thank you, tambalan. God bless. Ikaw nasa sa'yo yan. Shoutout lang naman Sana ni-name reveal mo na. Oh. Para talagang dedicated sa kanya ang mensahe po namin. Diba? Well, shoutout sa'yo, mister. Na hindi na binibigyan ng papaganda yung asawa niya. Oh, pero alam mo gets ko din naman eh. Ang dali din naman talaga nating sabihin na magpabata tayo, magpaganda tayo, huwag tayong magpabulok, 'di ba? Yung mga ganun. Pero sa true lalo din naman mahirap din naman talaga siyang
gawin. Siyempre, may kaakibat na ano, may kaakibat na budget. Totoo yun. Hello po. Mamaya po kayo tumawag. Naka-airy pa po. Live on air po ang tambalan. Teka lang po ah. Bye-bye. Salamat. Mamaya na po kayo maningil. Wrong timing naman yung paniningil nyo. Mamaya na ang tawag-tawag ha. Alam namin yan. Alam na po namin yan. Nakalista na po yan kung kailan namin mabayaran yan. May sweldo na po. Pumasok na. Mababayaran na po yan. Teka lang. Waitining parang kriminal. Yung minute-maya, ora-orada, di ba? Tawag-tawag. Parang katatawag lang ha. Charat. Anyways. Galit eh. Tayo may atraso, tayo pa yung galit. Ikaw na nga itong may utang, ikaw pa yung galit magbayad. Ako, daming ganyan. Daming ganyan. O anyways, di ba? Balik tayo. Madaling sabihin eh, magpabata ka. Iwas ka sa stress, ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya madaling gawin. Lalo-lalo na kung ito yung sitwasyon ni mother, di ba? Na apat yung anak, lahat inaasikaso. Yung mga ganyan, yung asawa walang pag suporta, ganun. Hindi ka man lang bigyan ng chinsansu. Oo. Di ba, mena. Oh. Mga tito. Mga tito-tita tila mo. Sobrang luma na nun, partner. Maski sa bahay nila. Maski mga tito at tita, hindi na gumagamit ng mena. Ano ba yung mena? Sobrang luma. Grabe ka naman sa mga tito-tita. Nag-level up na rin sila sa mga... May rejuvenating kit na rin sila. BB cream na sila. Oo, BB cream, CC cream, DD cream. Diba? Mena. Ano ba yung mena? Aminin mo yung mga tito-tita nyo. May amoy, diba? May amoy yung mena. Ang lakas. Charging sensu. Yung mga hindi ko mga kalimutan sa simbahan, yung mga tita, yung mga mas matatanda na sila kasi active ako sa simbahan dati. Basta yung mga matatanda na kasi mga bata kami. Pag dumating naman yung mga choir na mas matatanda na, yung mas kasi older sa amin talaga, isa lang ang amoy nila. Sige, alam mo. Alam ko kasi hindi ko yan inabutan, diba? hindi natin yung ginamit kasi bata pa tayo noon. Pero yung mga tito-tita noon, yan ang, diba? Pinakasikat na ano, ng mga brands para manatili kang maganda, maputi at poreless. At kaakit-akit, di ba? Kahit iba po yung kulay nung mukha dun sa... Kasi isa lang yata yung color ng mene, di ba? Parang wala siyang shades. Oo, basta yun po ang version ng yung night cream ng mga tita. Tingnan mo bago makatulog. Hindi ko alam, basta yun po. Basta may amoy po siya. Ang lakas po, promise. Only baby boomers can relate, di ba? So, mga ganon. So, nabanggit na yun ni sana partner. Sana kahit ganun eh. Diba? Sobrang kahit, mura lang nun. Magkano lang, wala pa yata 50 lang. Pesos dati yun. Dati. Well, ngayon kasi, in fair naman, meron namang mga beauty products na hindi naman kailangan sobrang maharlika. Meron din naman talagang very affordable. Kaya nga, di ba, yung skincare na yan is a super duper duper big industry. Lalo na dito sa Pilipinas, di ba? So, gets naman natin. Question ko lang dito sa iyo, Mrs. Ine-express mo ba ito sa mister mo? Yan na naman tayo. O tinitiis na lang natin ang lahat. Mas mag-rank ka sa ibang tao. Correct. Tapos magre-reklamo ka. Sasabihin mo sa ibang tao. True. Di masama na naman yung asawa mo. Tama. Diba? Ine-express mo ba siya merong kailangan mo din ng ganun? Or in the first place, gusto mo ba? Meron din naman kasing hindi na, wala na talaga silang pakialam. And nire-respect din talaga natin sila. Kung ang gusto na, ang look na gusto nila everyday is Haggard, okay lang yun. No judgment. Baka ang sa kanila, ang dami kong ibang pwedeng asikasuhin versus my nails or versus yung face ko na oily. Madami akong ibang pwedeng gawin, which is good. Di ba? Ano yan na talaga nga mataas ang tingin ko dyan sa mga stay-at-home moms. Ibang level po talaga, promise. Ibang level yung pagtingin ko sa inyo. At yung makalimutan yung sarili dahil sa pag-aalaga sa buong pamilya, talaga nga, ano yan eh, kahanga-hanga, very hero-like, diba? So, yun yung mga tanong, okay lang ba sa'yo? Pero the fact na nagsasabi ka, ibig sabihin, baka hindi masyadong okay. So, ang second na tanong, in-express mo na ba yung nararamdaman mo sa mister mo? Totoo. Diba? Kasi kung gusto mo yung paraan eh. Anong kailangan gawin ni mister para masolusyonan yung problema mo? Tama. Alam ba niya yan? Correct ka. Diba? Kung hindi niya alam, baka iniisip niya, komportable siya. Okay lang naman siya. Mukhang masayang-masaya naman siya sa pagiging oily niya, diba? So, ahayaan niya lang yun, di ba? So, communicate it with your husband. Bigyan mo naman ako ng pabilan ng lipstick. Lip tint. Lipstick, sabi ng mga tita. Ang lip tint pa naman, pwede na sa cheek.
Pwede na sa lips. Ang dami niyang function. Pwede na ilagay sa Halloween. Diba? Well, pwede din, di ba? Pwede ilagay sa talampakan ng paa para mamink-mink yung ano? Mamink-mink yung talampakan, di ba? At madaming murang produkto, ha? Sabihin mo, request mo. Express mo din. Oh, kailangan ko nang pabili ng scrub. At saka mga, ano, mga pampahid sa mukha. BB cream, honey. BB cream. O di naman kaya, kailangan ko ng isang araw. Day off ba? Day off. Di ba? Yung ganun. Alam mo, meron nga ako recently na napanood na video. Sobrang cute kasi yung mister, parang angkas rider siya eh. Tapos video call niya si Mrs. or kung sino. Basta video call yung ano, yung interface. Tapos pinapakita doon ni Mrs. nagtutupi siya ng mga pantalon. Tapos sabi niya, meron kang may pera dito sa pantalon mo. Mm-hmm. Sabi niya, ano, buti nga hindi ko nalabhan. Sabi ni Mrs. Mm-hmm. Parang mga 5,000 or 6,000. Sabi niya, para saan to? Hulo ko ng pera. Tawin mga 20-20 lang. Wala akong 6,000 sa bulsa. Nga. So, syempre, takang-taka nga si Mrs. Siguro kaya binidyo call. Di ba? Bakit may 5 or 6,000? I'm not sure. Basta mga 5. Ganon. Sabi niya, ano to? Saan to? Ganyan. Tapos sabi niya, hala, kanino yan? Sabi niya, sa'yo. Kasi sa pantalon mo, may mga pag-ganon-ganon pa nung una si kuya na hala, kanino yan? Eventually, ni-reveal niya. Sabi niya, para kasi sa'yo yan. Di ba gusto mo na magpa-rebond? Tapos pagawin ni Mr. galing sa trabaho. Ay, nako. Talaga, alam na this. Rebond na rebond yun. Huwag mong kulutin, ha? Huwag mong sabunutan. Bagong rebound yan. Pero it was, ano, sobrang the whole time na pinapanood ko, tinapos ko yung video eh, the whole time nakasmile lang talaga ako. Kasi yung ramdam mong, alam mong pinaghirapan ni kuya, alam mong perang pinaghirapan, tas alam mong it's a beautiful surprise for the wife. Diba? Yes. Tularan po natin si kuya. Yan yung sinasabi natin. Mag-iwan po tayo ng 5,000 sa bulsa. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Have a feel good Thursday, mga kabisyo. Bye-bye! This portion was brought to you by ACS. Nakakatots. Alam mo yun, nakakatuwa yung ganun. Diba? Isipin mo yun, no? Tsaka ang laki nun, 5,000, ha? Ni-imagine nga lang natin, pambili ng, ano, ng powder at tsaka lipstick, eh. Diba? O, ito, 6,000. Ako, magkano ba pa-rebound ngayon? Hindi ko alam. 5,000? Alam mo, natutuwa ako dun sa misis. Kasi yung, syempre mga pabebe na parang ano, pero her first reaction was, wag na lang, sabi niya. Gamitin na lang natin. Baka may ibang paggagamitan ito. Yun yung sabi niya. Parang pabebe kunwari, parang papilit, di ba? Pero gusto. Pero alam mo, yung kita sa kanya na hindi naman siya namamlastic na nag-iisip din talaga siya, baka naman may ibang paggagamitan kasi malaking bagay nga naman din talaga yung 5,000. Tapos magpapa... Hindi siya sanay humawak ng 5,000. Hindi siya sanay na siguro part na imagine ko sa kwento niya, hindi siya sanay na mag-spend siya ng 5,000 for herself. Alam mo yun, mag-spend ako ng ganong amount para sa sarili ko, baka hindi siya sanay. Kaya parang, totoo ba, baka may ibang paggagamitan. Alam mo, the whole time nakasmile talaga ako. Parang nakakatuwa naman to. Sana nakatuwa, all, diba? Sana lahat ng mister ganyan. Tama. Binibigyan ng budget ang kanilang mga misis. Nang extra, ha, para sa pagpapaganda. Yes. O, kasi need nila yun eh. Diba? Kailangan din maging attractive ang mga misis sa mata ng kanilang mga mister. Tama. Hindi, tsaka diba? hindi lang maging attractive sa mahal, sa harap ng mister. Maging yung sinasabi natin, yung para sa sarili nila, yung masaya sila na makita yun, ma-feel good sila na masaya sila yung itsura nila, ganun. Totoo 'yun. Or pwede rin namang pwede natin sabihin it's a matter of ano, parang seeing things, a matter of perspective. Kasi may mga, 'di ba, halimbawa yung balikan natin yung kwento ng mga teacher, 'di ba, napaka-stressful naman talaga ng trabaho nila. Tama. Pero dahil passionate sila sa ginagawa nila, nananatili silang bata. May ganun din. 'Di ba? So pwede mong ganun-ganun din pagdating sa pag-aalaga ng mga kids, instead of seeing it as parang stressful responsibility. Pwede mong tingnan to na parang, ay, nag-e-enjoy ako. Pwede, kasi ganun eh. Although, nakakapagod naman talaga. Oo, nakaka-stress. Huwag tayong plastic partner. Oo, kaya lang may mga mommies kasi I find it very parang enjoyable spending time with my kids habang nag-aaral sila. May ganun din. Na parang fulfilled na eksena nila. Ay, ikaw, uwi na ako sa bahay kasi may tutorial kami ng anak ko. Tama, diba? At nakakaganda ng kalooban yun. At pagbaganda yung kalooban mo, nag-e-exude, papalabas ng mukha. 'Di ba? Nananatili kang maganda.
kaysa titingnan mo na, ano ba yan, magtututorang ko na naman. Nakakapagod nga naman. We understand. Mabigat. Mabigat siya. Di ba? Ay, ano ba yan, papaliguan ko na naman yung anak ko. Ay, pakakainin ko na naman yung anak ko. Pag ganun ka nang ganti na may mukha mo, kumukunot ng kumukunot siya. May ganun. At, may ganung effect. At pag ginawa mo siya everyday, di ba mukha ka ng pug? True. Alam niyo yung asong pug. Dun. Oo, papunta ka na sa pug. Di ba? Magkakalahi na kayo ng mga American Bulldog. Kasi kayo-kayo yan. Kasi nakasimangot eh. Oo, para lagi silang galit. Oo, pag sinasali mo daw, sabi nga nila, di ba may makaya may mga ano, may mga facial exercise na tinatawag, di ba may magpanat-banat pang ganun. Kasi totoo yun, pag sinanay mo kasi yung mukha mo na ganun, forever na siyang ganun. Di ba na nakakunot, sa lubong lagi ang kilay, kahit wala ka naman kinagagalitan, yes. Pag sinanay mo sa lubong yung kilay mo, di ba, ganun talaga siya lalabas everyday. So wag mo sanayin. Pwede mong i-enjoy yung moment na kasama yung mga kids mo, nag-e-enjoy ka na binibisan sila, pinapaliguan sila. Parang iniisip mo, ay minsan lang naman ito mga ganun. Yes. Diba? So it's a matter of perspective. Pwede mo ring i-enhance yung aspeto na yun na instead of seeing it as a big responsibility na nakaka-stress siya, 'di ba? Tingnan mo siya na nakaka-enjoy gawin. Masaya tong gawin. Diba, sa trabaho, ganun din eh. Pag minsan, ang tingin mo sa trabaho, sobrang bigat. Diba, pumapangit ka, pangit yung itsura mo. Pero pag tinitingnan mo yung trabaho as something very rewarding, diba, pag tinitingnan mo yung trabaho mo as something that is very parang satisfying and diba, parang fulfilling, hindi ba parang maganda rin yung aura mo? Diba? Kasi nga, nagre-reflect siya. So, yeah, pwede mong baguhin yung perspective. Mga ganon. Go, go, go! Ano ba mga magagandang pampaganda pa dyan? Sabi ano ni... naman dyan? Beauty secret reveal. Madami! Hindi na namin kailangan isa-isahin. Kaya nyo na po yan, may internet na eh. Pagka nakita ninyo, doon na nga lang sa pinofollow. Madami talaga. Marami talaga. Pero ano dyan, ang pinakamahalaga, yung parang katulad ng sinasabi ni partner, is the mindset. So yung mindset mo na, I'm happy to do this, di ba? Yes. Yung ganon. That's a big thing. Oo, napakalaking bagay yun. Na instead of seeing it as a baggage, di ba? You see it as a blessing, di ba? Blessed ako, may anak ako. Blessed ako, may chance akong turuan sila. Blessed ako, may chance akong mag-alagaan sila, di ba? Correct. Yung mga nakakaganda ganun. Yun, ha? Nakakaganda ng ano yun, kalooban. At nakakaganda rin ng mukha. Nakaiwas bulok sa mga salita. Totoo. Sabi ni Rayana Angel, washing machine po ang sagot. Totoo din. Washing machine ang sagot dun sa ano, dun sa mga problemado, hirap na sa ano, sa kani-kanilang mga buhay, 'di ba? Kasi baka mamaya hirap na si Missy, sobrang tagal-tagal niya talaga dun sa ano, sa paglalaban ng manually. Baka naman ngayong Pasko. Oo, 'di ba? Tingnan mo 'yung kamay niya, kalyo-kalyo na nga. Oh, bigyan mo ng washing machine. With dryer. Washing. Oo, with dryer para... Oh, itodo mo na with dryer pa. Laking tulong nun ha. Mahirap kayang maglaba. Totoo. Gamit ang kamay. Diba? Nakakakalyo. Pero nakaka-amaze yung mga ano no, yung mga naglalaba gamit ang kamay. Nakakabilib silang panoodin. Ang galing nung ano nila, yung kung paano nila pinaghihiwalay. Ang galing nung ano, nung skill. Skill yun, oo. Skill yun. Totoo. Mahirap yun. So, pwede mong padaliin. Bigyan mo ng washing machine. Yeah, bigyan mo ng, ano ba, sa pagpa-plancha, bigyan mo ng steamer. Correct. Ganyan. Kasi para mas mabilis, ganun lang ng ganun, no? Instead of ganyan ng ganyan, mabigat yung hawak na plancha. Tama. Kasi bakal. Although may magagaan na naman yung mga plancha ngayon. Correct, diba? Tagal na namin din nagpa-plancha. Talaga ba? Pagpag lang. Ang laking tipid nun sa kuryente. Mahal ang kuryente. Mahal ano, konsumo ng plancha eh. Mataas. Umiiwas kami sa mga damit na ano, yung sobrang lukutin. Oo. So, bihira lang yun talaga. Puro ano lang, puro pagpag lang. Diba? O vacuum cleaner din. Ano pa mga gamit sa bahay? Ano pa? Hindi talaga kaya nga yung mga ano natutuwa sila, 'di ba? Ay uso pa daw yung mena, sabi ni Annalisa Mores. Ah, talaga at 25 ba? Pesos lang daw 'yon. O, kung saan tinisibi mo? 25 lang. Ang daming ano nakinabang talaga sa ano ha, sa dulot na kagandahan ng mena at chinchansu. Siguro sa probinsya ano, yung mga
Kasi kahit sa sari-sari store, mabibili mo siya, makita mo, naka-display eh. Mm. Diba? Yung mga Mena. Maliliit na tindahan talaga. Meron, so, meron pang Mena. Search nga natin, Mena. Oo. Para, yung mga hindi para pa naaabot kayo. Ng ano, yung mga lugar siguro na hindi pa naaabot na yung mga, di ba, wala pang masyadong Watson sa area nila. Mena Facial Cream, 30. O, mas mataas siya ng 5 pesos. O, meron pang Mena Pink, whitening. Baka diba? Nag-level up na din talaga si Mena. Ang galing, no? Sipin mo, ang dami niya naging competition pero hanggang ngayon buhay pa rin sila. In fairness. Tapos kinuha daw ta endorso ng Mena, oh, no? Why diba, not? Why not, oh, diba? Very tita. Tingnan mo yung, ano tawag doon, yung itsura, diba yan na yun? Parang sila nag-repackage, oh. Oh, oh. Pero wag ka, malakas pa rin yan. Okay. Kasi sa Divisoria, minsan, pag napupunta ka, kunyari, maglalakad-lakad ka lang doon, ang daming, ano, tumpok-tumpok na mga Mena nga, mapapansin mo talaga siya, nakakaagaw pansin siya eh. Baka naman okay pa rin talaga siya. Oh. Diba? Hindi ko kasi yung ginamit bilang ginamit to ng mga tita natin eh. Bata pa tayo noon. Iba na yung ano na yung generation ngayon. Oo. Tsaka yung kasi ginamit ng BB, 'di ba? Oo. Yung ginamit natin dati. Tsaka ano na tayo partner, this is the age of serums. Ah, okay. Mga patak-patak serum ganun-ganon for ano, hindi na masyadong yung dati ang tapang-tapang yung alam mong yung astringent number 5 ba yun? 1, 2, 3, 4, 5 parang ano, basta kung hanggat kaya mo yung hapdi yun yung piliin mo. Oo, correct. Kasi ang idea naman nun is magpalit ng bagong balat yung mukha mo, parang ganun. Kaya talagang dapat sunugin siya. Parang ganun yung idea nun. So ngayon mga ano na yan, mga serum, mga moisturizer, mga stem cell, Camelatik, ganyan. Sipin mo, pero stem Mena, cell, pinapahid na rin. Oo naman, partner. Pinapahid, dinidikit, ini-inject. Alam natin yan, partner. Lahat ng mga ganyan, knowing natin yan. Tsaka ang dami na kasi, naalala ko dati, hanggang ngayon pala, pag bumibili ako ng hairspray, tsaka yung may wax, Aquanet pa. Yung wax. Ang dami, I mean, pag bumunta ka sa mga estante, halimbawa Watson's or kung ano man, ang dami talagang panlagay sa mukha na malilito ka. Diba? Merong mahal, pero merong madaming affordable. So, pwede mo talagang maraming ano, mga klase ng produkto na magbibigay sa'yo ng kagandahan na ma-afford mo. So, pwede siyang gawa ng paraan para maiwasan ng pagkabulok. Mm-hmm. Papansin mo, dati medyo ano eh, na parang hindi lahat afford eh. Na makabig, may na lang talaga, tsaka chinsado sa'yo. Mm-hmm. Kasi halos lahat ng mga tita ko, doon sa salamina namin, may nakalagay dyan na astringent at saka ano, yun nga, yung chinsansu o kaya Mena. Mm-hmm. Dati yun. Pero ngayon, ang dami ng options. Minsan pag nanonood ka ng mga TikTok or dumadaan sa ano yung ginagamit nila? Dami naman pinapahid sa mukha, parang sampu. Mm-hmm. Diba? Kasi ang dami ng mga beauty ano products. Dami na. Diba? Hahanapin mo lang kung ano yung swak sa'yo at saka swak sa budget mo. Mm-hmm. Ako isa lang ginagamit. Kung ano yung sabon sa mukha, sabon sa lahat. Lang. Ikaw na lang hindi ikaw na lang hindi nag-level up. Ikaw tsaka yung asawa ko. Yung asawa ko, partner. Kung ano, yan din, partner. Sabon sa lahat, ganyan. Oh. Pagka, halimbawa, yung sabon ano, ng isang tao sa bahay, sabon ng lahat, ganun sa amin eh. Oh, ganun. Asawa ko, ganyan din eh. Pagka, halimbawa, kunyari, may overnight somewhere. Oh. So, syempre, meron talaga kaming toiletries kit. Pag maliligo na kami mag-iina, nakalabas yan lahat. Pero bago maligo yung asawa ko, papaligpit niya na yun lahat. Tapos mag-iisip ako, ano gagamitin niya? Tapos kung ano yung natitira lang doon? Kung ano yung basta kung alin ang bumubula? And in fairness naman to him, hindi siya dinadandrap, ganyan. Kasi kami, may gamitin kami ibang produkto, pwedeng dandruffin, or pwedeng kaliskisin, mga ganun. Siya kahit ano, basta bumubula, okay na yan. Piling ko nga, toothpaste, basta bumubula, gamitin niya na din sa katawan niya eh. Oo, isang shampoo lang, isang brand lang na shampoo, walang conditioner, tapos isang sabon, yun lang yung nakalagay doon. Ayos na. Happy na. Pwede na. So hindi ikaw yung isa sa mga lalaki partner na ano na target market ng mga skincare clinic. Kasi medyo wala kang pa. May need ngayon nung na pinatry sa akin yung Botox. Mm-mm. Yung sa ganito yung crow's feet. Kasi pag nag-smile ako madaming kamay ng manok dyan eh. Paa pala ng manok, paa ng manok. Nung na-try ko, medyo nakaka-addict nga naman siya na parang ayaw mo na siyang bumalik. Ganun. Ayaw mo na siyang bumalik.
So, yun. Yun lang. Yun yung ano. Yun, dun ako magiging market ng ano, mm-hmm, ng skincare. Although pag may ino-offer sila, sige, try mo. Oh, sige, sige. Go lang din. But oh, pero din para din ano, para kunyari, teka, ano, sisiguraduhin ko, gagastusan ko to, mag-aalat ako ng budget, 50 mil para dito. Mm-hmm. Hindi masyado. Pero may mga iba na ganun. Oo, diba? May allotment sila sa ano, sa skincare. Correct. Nila. At very good, katulad nga na lagi namin sinasabi, very good yan kasi that's also an investment. Yes. O di syempre, dagdagan na natin yung mga pang ano, pang budget ng mga tambalanisa natin na nakatutok ngayon. O pagdagdag, maraming mena to. Oo, ilang mena to, 500 divided by 30, ilang mena yan. More or less, diba? 15 plus na mena. Mga 15 naku, plus. Good for 3 years na gamitan. Uy, yan. Taray, ang daming mena nito. Kasi kami po ay mamimigay ng 500 pesos para sa ating fan scan. Kaya Manila, scan mo na. Naku, ang daming ano, no? Kung halagang 30 pesos or 25 pesos, tas bulk pa yung o-orderin mo, baka bigay nga sa iyo ng 20 lang. O, ilan yun? 20 sa 500, ilan yun? Naku, dami. Ayan, nakikita nyo yung... Ano ba? Ay, naman. Nalock na yung phone natin. Nalock? Nalock. Para ilang password. Ayan, nakikita nyo yung QR code ng Love Radio Manila. Itapat ang camera ng inyong cellphone. Tama yung sinabi ng isa dating tambalanista kahapon. Araw-araw po yan nandyan. Yan. So, wala memorize pong bago. Na. Walang correct bago. Hindi namin binago yan. Araw-araw, pina-flash. Maya't maya yung QR code na yan. So alam nyo na po yung gagawin. Sasagutin nyo lamang ang katanungan natin. Bawat programa may kanya-kanyang tanong na dapat yung antabayanan. Para sa programa ng tambalan, ngayong araw na ito, ang tanong ay... Ano ang kapatid na AM station ng Love Radio? Letter A. Radio City. Letter B. Radio Garden. Letter C. Radio Planet. Or letter D. DZRH. Ayan. Napakadali lamang again for a chance to win 500 pesos. Ang sagot po ay dito po sa ating Fanscan QR code, hindi po sa ating Facebook Live. Ayan. May i-cream na daw. Ano naman yung EE cream? EE cream. Ano yung EE cream? Anong function niya? Oo. Ewan ko, mapapa... Kami, ewan ano, ko. Anong difference ng lahat ng mga BB, CC, DB? Ewan ko, hindi ko alam sa kanila. Meron lang akong ginagamit ng mga particular. Kasi alam mo yung mga ganyan pang skincare, it takes time eh, yung ritual na yan. Kasi kunyari, may ipapahid ka na first layer. Hindi mo pwedeng ipahid yung second layer agad. Oh. Minsan you have to wait 5, 10, 15 minutes para ma-absorb muna siya ng mukha mo bago mo ilagay ulit yung second layer. Eh kung ilang steps nga yan? Oh, ano, ano talaga, it takes 75 time. Steps. Oo, diba? Sabi ko nga kung steps yung, 1 to 2088, paano na? Yung anak mo pumasok sa eskwela, nag-out na sa eskwela, nagpapahid ka pa. Oh, di ba? Ganon. Pero maganda ka naman, di ba? Mananatili kang maganda. Correct, ganun talaga. May mga taong very particular, no, sa ano, sa on how they look. May mga tao namang, okay na ako, ganito lang, di ba? Importante sa akin, komportable ako. Yes. Iba, komportable na walang pahid sa mukha. May ganun. Lipstick lang, happy na sila. Diba? May ganun talaga. Meron nga ako nakitang ano na video na ganyan. Me, babae, me when I'm going out versus pag ano, me, ano ba yun, sobrang porma. Tapos, pag hinila niya asawa niya, nakapambahay, ganun kami ng mag-asawa. May mga ganun. May mga taong kahit pilitin mo. Kaya pag halimbawa, yung asawa ko nagpantalon, partner, kami talagang mag-iina, sabi naman, oh my God. Oh my God. He's wearing pants. Let's all clap. Charot. Ganon. Kasi may mga tao talagang ano, wapakels. Oo. Gusto nila comfortable sila. Comfort over style. Ako kahit na makate, basta alam ko maganda sa akin, titiisin ko talaga yan. Ganon. May mga ganon din. Sabi ni Nancy Cusina, hi, good morning po Miss Nicole and Chris. Ako po, yung husband ko, sinasamahan pa ako to get my nails done. At nakakatuwa, pinapapili ko pa siya ng color.
Nga lang, sad to say, I lost him dahil sa COVID 2020. He's only 55 na nawala siya. Aww. Sobrang miss ko ang hobby ko. God bless inyo and always be safe. Thank you so much. Love you guys. Aww. Sad naman. Thank you. Pero totoo yun. Ako yung asawa ko, best friend ko yun eh. Taga ano ko yun, taga... Sasabihin ko sa kanya, maganda ba to, bagay ba to, hindi. Siya yung mag-ano. Oo, no, pero siya, sa sarili niya. Oo, pero sa sarili niya, wala siyang pakialam, promise. As in, ako magkaroon lang ng konting itim yung ano ko, yung hair ko na blonde. Talaga natataranta na ako niyan. Siya kahit ang haba na ng buhok niya, ayon pa magpagupit. Simple lang siya. Oo. Birthday ko today, Miss Nicole and Sir Chris, si Ivy Charmaine Orlina. Happy birthday! Happy birthday, Charmaine. Pa-barbecue ka ba? Pa-lechon ka ba? O pa-sauce ka na lang para ano, para... Para matuloy. Para matuloy, diba? Yun na yung kaya, yun na yung pinakamura eh. Okay na ba? Ang importante, ano? Ang importante, mahalaga. Ang importante, totoo. Zamir Laud says, while gusto nating bumata, growing old is a privilege. Ang ganda na nito, Miss Nicole. Yas. Wala kayong kupas, Idol Nicole and Chris. Sabi ni Yamix Egera Pabor. Aloe vera is also effective. Oh, mga ano naman to, mga natural na mga halhalaman. Naniniwala din naman ako sa mga ganyan. Kasi yung mga pangmalakas ang mga oils, yung mga nasa maliliit na bote, mga pinapatako, mga ginagamit ko, sobrang potent nun. Pero kaya siya mahal kasi talagang in-extract siya sa mga plants. Kaya kung gumagamit ka ng mga herbal kinemelatik, go. Kasi okay din yan. Diyan din naman galing yung mga produkto. Tingnan mo yung mga shampoo. With aloe vera extract, di ba? With peppermint chenilin, di ba? With coconut oil, ginkgo biloba, ano, lactobacilli shirota strain. Halo-halo na. Halo-halo diba? Na. Galing din naman sila sa mga organic na ano. Oo, na. Na kung ano man. Correct. Na process lang sila. Yes. Marius Chavente says, shoutout po sa mga Tugigaraw City CSU employees. Parang busog sa tulog si Nicole. Talaga, mukha ba nakatulog na mahaba? Salamat. Kasi nga pinapractice nga ng pamilya namin na ano, 8 to 8.30, nakahiga na kami. So wala na kaming gagawin, kundi maya-maya antukin na. Ganon. Sabi ni Crane Glestina Gualdrapa, natawa ako sa Mena at saka sa Chinchansu. Pag nagpicturan ka, o pag napicturan ka, tapos may flash, lumulutang talaga yung ulo mo. May ganun talaga. Kasi ang puti ng mukha mo, pero yung leg at braso mo brown na brown. Kasi sorry nga noon, ewan ko nga ka ngayon ko nag-level up na, noon nga, isa lang ang shade niya. At saka bakit kasi sa mukha nyo lang nilalagay, baka naman pwede rin sa braso. Oo. Para mabalanse. Kaya sa leeg, batok, kasi pinapahin nyo lang sa mukha. Kasi kung nakakaputi siya ng mukha, balat yon. So, ibig sabihin, pag pinahit mo sa leeg, puputi rin yung leeg mo. Tama. Mura na nga. Huwag nyo nang tipirin, mura na eh. 25 pesos. So, pahit nyo na rin sa leeg para lahat maputi pag nagpicturan. Okie dokes. Gora na tayo for today's video. Batiin natin. Tanggalin natin yung iyan na. Yung kaibigan natin, partner. Sino yung kaibigan natin? Na magse-celebrate ng kanyang birthday or nagse-celebrate ng kanyang birthday. Uy, sino yung nagse-celebrate ng birthday? Si Miss Tessa Aquino. Uy, Miss Tessa Aquino, happiest birthday to you. We miss you, Mare. Oo nga, naku, bonggang celebration yan for sure. Kaya lang... Busy-busyan tayong lahat. Nga, sana makarating kami dyan sa ano mo, sa handaan mo. Kahit handaan na lang. Or ganito na lang, dahil busy tayong lahat, yung handaan mo na lang sana makarating dito. At pwede, pwede. Mas diba? Maganda yun. Mas maganda yun. At least nakiselebrate kami with you. Oo, diba? Ang mga Aquino pa naman, pag nagcelebrate ng birthday, di ba si Zaldi? Oo. Si Miss Tessa, yan, sila diba? Simon, sila Sam. Correct, pangmalakasan yan. Pangmalakasan yan, ang daming celebrities mahina, na pumupunta mahina dyan na eh. Yung lechon, di ba? Mahina na ang dalawang lechon. Naku. Eh kami naman, hindi naman kami naghahangad ng ganun. Kahit liempo, iliempo mo na mga dalawang kilo. Kahit hindi luto, kami na bahala.
Basta ang mahalaga ay kami ay naki-celebrate with you. Happy birthday, Mare! Happy birthday, Hostessa! We hope to see you soon. Yes, ayan. Ingat ka lagi. Ingat always. Enjoy your special day. And syempre, partner, isa pang isa-shoutout natin. Shoutout natin si Eileen Dantes Kim of Lens Goo Vision PH. Ayan. Uy. Kasi kami po ay gagawa ng Halloween content, yung mga DJs po ng Love Radio. Tapos, isang message ko lang sa kanya, partner, agad-agad nagpadala siya ng crazy lens, yung contact lens na pang Halloween. So, available Uy. Po yun sa kanyang Instagram account. So, thank you very much and shout out to you, Eileen Dantes Kim. Meron din siyang mga iba't ibang contact lens. Nagpadala din siya sa akin. I'm so excited to wear them. Blue, green, di ba? Wow. Pang Caucasian, di ba? Ano yung na, itodo ko na yung pangarap ko talaga maging Caucasian. Ganon. Oo nga. Tingnan natin kung magiging kalalabasan. Yarn. Wala ka ba mga crazy ano na isusuot dyan in the coming days? Sino? Ikaw? Na ano? Crazy contact lens. Eh, yun nga, yung susuotin natin mamaya pag gumawa tayo ng Halloween content natin. Yung puti lang siya, puti lang. Tapos, yun, pang Halloween. Zombie tayo. Excited na nga ako magpa-makeup na parang zombie. Diba? Shoutout din kay Lunel Ventura na isang message ko lang na kung pwede niya tayo makeupan for Halloween. Yes na yes siya agad kasi this is something that she would like to do daw. So, shoutout to one of my favorite HMUA na si Lunel Ventura. Si Lunel. See you later. Pang malakasan si Lunel. Iba yung galing ng kamay ni Lunel talaga. So, lagi yan pinapaganda niya ako sa mga makeup ko. Tingnan natin kung anong itsura ng Halloween na makeup. Diba? Gawin mo nakakatakot ang itsura ng mga DJs. Yes. Ano diba? Nag-yes siya kahit ang dami natin, 9. Diba? 19 kaya. Ay, nga pala. Hindi ko nasabi sa kanya, DC. Sinabi ko lang 9 para hindi mag-back out. Charette, diba? Shoutout po sa inyong lahat at sa mga tambalanisa natin na nakatutok. Mamaya tayo ulit para sa isa na namang kwento mula sa ating Maluwagang Burnay. See you laters!